isang mainit na pagbati sa inyong lahat mula rito sa Pulsong Pinoy. Magandang araw, ako ang inyong lingkod, Zairine Parsad, na maghahatid ng mga balita at programang pambayan ng ating pamahalaan. Welcome sa new season episode ng Pulsong Pinoy. Sa pagpasok nito, muli nating balikan ang isa sa mga nauna naming inihatid na istorya tungkol sa pangarap ng mga katutubong mangyan ng Occidental Mindoro na natupad dahil sa pagtutulungan ng pamahalaan at ng mga Franciscan Sisters. Tunghayan natin yan sa Report kay Boss. Kaya naman, buo ang paggalang ko sa mga kapatid nating mangyan. Sa inyo nagmula ang tapang ng mga Pilipino. Sa inyo nag-ugat ang lahing Pilipino. Ang kultura ay hinubog ng tao. At ang tao ay hinubog ng kultura. At sa paglipas ng panahon, binago ng tao at kultura ang isa't isa. Sa lalawigan ng Kanlurang Mindoro, matatagpuan ang isa sa pinakamatandang kultura, ang Mangyan. Binubuo ng 8 katutubong tribo, ang Iraya, Alangan, Tadyawan, Taubuid, Buhid, Hanunuo, Ratagnon at Bangon. Ayon sa mga matatandang Mangyan, halos kabuuan ng Mindoro ay kanilang ninunong lupain. Subalit sa pagdating ng mga tagapatag, naitulak sila ng naitulak sa bulubunduking bahagi ng lalawigan. Noong una, kami ay ang aming mga ninuno na sa Patag. Kaya natakot sila sa mga Tagalog, kaya nag-ahan sa bundukan. Sa mahabang panahon, nakipaglaban ng mga katutubong ninuno ng mga Mangyan upang mabigyan ng titulo ang kanilang lupang kinatitirikan. Para sa akin, lalo na sa mga sa lahat ng ano, sa lahat ng tribong Mangyan, mahalaga po ang ang may bibigay sa amin ang titulo para sa lupang ninon. Kasi ang Mangyan by nature ay mapayapa. Hindi yan makikipag-away. Ayon sa kanilang mga kwento, kahit yung kapatagan, diyan sila dati nakatira sa tabing dagat. At may mga pangalan silang Mangyan para diyan sa mga bayan na nakikita ngayon. Kanya lang tuwing may darating na dayuhan para magsettle yung mga migrants, imbis na makipag-away, ang ginagawa nila, umuurong sila. Hanggang sa pagdami ng dayuhan na lumilipat dito sa Mindoro, natulak na sila ng natulak sa kabundukan. At upang patatagin ang kanilang katutubong katangian at pundasyon, sa tulong ng Franciscan Missionaries of Mary, na itatag ang isang paaralang gagabay sa kanilang kaunlaran. Ginagamit ito sa pizza. Ito ay special school para sa mga Mangyan. Pamanaka stands for paaralang Mangyan na angkop sa kulturang aalagaan. It's culture-based at ang endeavor niya ay maisalin talaga yung mahalagang aspeto ng kultura sa mga susunod pang salinlahi ng mga Mangyan. Sinikap ito mula sa pangarap ng mga matatanda at mga leader Mangyan dahil nakikita nila kung walang natatanging eskwelahan para sa Mangyan na naghahatid sa bata ng halaga ng kanyang kultura. Pagkatapos nilang mag-aral batay sa eksperyensya, tinatapunan nila ang kulturang Mangyan. Nawawala ang kanilang pagpapahalaga dito, lalo pa kung ang daladalang pananaw ng nagtuturo sa kanila ay mababang pagtingin sa katutubo. Mahalaga po sa akin na mag-aral ako sa pamanaka dahil alam ko po na ang paaralang pamanaka ay isang paaralang sinusulong ang kulturang kaugalian at mga kultura namin, naming mga katutubo na
nakatira sa Occidental Mindoro upang maisalin ang mga kaalaman na ibigay sa amin ng aming mga gurangon sa sunod na salinlahi. Sa pagbabago ng pamahalaan, nabigyan ng bagong pag-asa at kinabukasan ang mga katutubong mangyan. Personal na ibinigay ni Pangulong Noynoy Aquino ang Certificate of Ancestral Domain Title sa naunang tatlong tribo ng mangyan na nakapag-apply dito. Sabi sa akin, 15 taon na puno ng iba't ibang pagsubok ang pinagdaanan ng mga kapatid nating mangyan upang matyak na ang kanilang salinlahi ay hindi na muling mag-alsa balutan. Ang patuloy ninyong pakikipaglaban at hindi pagsuko sa kabila ng maraming pagsubok ay pangunahing katangian ng ating pong lahi. Pagkatapos ng pag-a-award, nung bumalik kami sa bundok at nagkaroon ng pagtitipon ng mga mangyan, paulit-ulit yung kwento nila na dinalaw sila ng Pangulo. Sabi nila, Sister, nung unang sinasabi na Pangulo mismo ang magbibigay sa amin ng titulo, pinagtatawanan kami ng tagapatag, sabi, kayo? Sasadyain kayo dito ng Pangulo? Pero naging totoo ito, sabi nilang ganoon. Siguro napakalaki kasi sila yung pinaka-marginalized o mababa ang tingin. Anong tawag dito? Napaka-unusual na sasadyain ka ng pinaka-mataas na pinuno ng ating bansa. Sa amin, no, sa aming mga religious, yun yung Christmas story retold. No? Ano ba yung istorya ng Pasko? Ang kataas-taasan ay bumisita sa atin dito sa lupa. So para sa mga yan, parang ganong kalaking bagay yun. Na yung pinakamataas, pinuntahan yung pinakamababa. Malaki din ang pagbabagong inaasahan ng panglalawigang pamahalaan ng Kanlurang Mindoro sa pagkakamit ng titulo ng lupa ng mga mangyan. Indikasyon nito ang paglakas ng kanilang agrikultura. Ito ang magiging daan upang umangat din ang antas ng pamumuhay ng aming mga katutubong mangyan. Dahil pagtutulong-tulungan namin na maging productive o makabuluhan at aani ng masari-saring mga produkto ang kanilang lupaing ninuno. Kasi ngayon, halos talagang hindi nila ma-develop dahil wala pa sila talagang katibayan na yun ay sa kanilang pag-aari. So ito'y talagang napakagandang pamasko sa aming mga katutubong mangyan. Sa paggawad ni Pangulong Noy ng titulo ng lupa para sa mga katutubong mangyan, nagbigay ito ng bagong liwanag sa mga katutubong Pilipino na ang kapirasong papel ay seguridad ng kanilang kabuhayan para sa kanilang salinlahi, na ang lupa ay kanilang buhay. Balik ng Pulsong Pinoy, ang mga pinakahuling balita sa mga naging pagkilos ni Pangulong Aquino nitong mga nakalipas na araw. Ilan munang maikling paalala. Thank you.
Welcome back sa Pulsong Pinoy. Nitong nakalipas na linggo, maraming okasyon at pakikipagpulong ang pinangunahan ni Pangulong Noy sa loob at labas ng Palasyo ng Malacañang. Isang maikling pagbabalik-tanaw sa mga kaganapang yan dito lang sa Fast Track. Sunod na ang ating short feature tungkol sa makulay at makabagong anyo ng ating pera after the short break. Ba o may dugong Pinoy? Tuwing buwan ng Mayo, alam nyo bang ipinagdiriwang sa buong bansa ang National Heritage Month bilang tanda ng pagmamahal at pag-aalala sa mga tradisyon at pamana ng ating lahi? Patunay ito ng pagkilala sa ating pagiging isang bansa. Dapat ipagmalaki natin ito. Halina't makiisa sa pagdiriwang ng National Heritage Month sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts. Log on to www.ncca.gov.ph. Pinoy ako! Pinagmamalaki ko ito! Salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. December last year nang ilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong mukha ng 20 peso bill hanggang 1,000 peso bill. Nasa sirkulasyon na ang mga perang ito. Pero sa ilan pang hindi pamilyar dito, narito ang buong ulat sa kultura at kasaysayan.
Sa isang makasaysayang programa noong December 16 last year, ipresenta ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang New Generation of Philippine Currency. Dito unang nasulyapan ng publiko ang world-class na disenyo at security highlight features sa bawat banknotes. Mismong si Pangulong Noynoy Aquino ang nakaisa sa paglulunsad ng bagong pera na magsisilbing simbolo ng pag-asa at pagpabago sa ating bayan. Tampok na sa 20 peso bill ang mas batang itsura ng Pangulong Manuel Quezon sa harap ng pera. Makikita naman sa likod ang Banaue Rice Terraces na isang UNESCO World Heritage Site at ang Palm Civet na pinanggagalingan ng Coffee Alamit. Mas pinabatang imahe rin ni Pangulong Sergio Osmeña ang nasa harap ng 50 pesos. Samantalang makikita ang talik at ang isdang maliputo sa likod ng pera. Si Pangulong Manuel Rojas ang bida sa harap ng 100 pesos. At ang majestic Mayon Volcano, kasama ang butanding o whale shark, ang matatagpuan naman sa likod. Design highlight ng 200 pesos, si Pangulong Diosdado Macapagal sa harap ng pera. At ang dalawang ipinagmamalaki ng Bohol, ang Chocolate Hills at Tarsier, ang nasa likod. Pinagsama na sa 500 pesos ang dalawang simbolo ng ating demokrasya. Ang mag-asawang Senador Benigno Aquino Jr. at Pangulong Corazon Aquino na parehong nakangiti sa banknote. Makikita sa likod ng pera ang Puerto Princesa Subterranean River National Park na isang UNESCO World Heritage Site at ang blue-naped parrot. Tampok sa 1,000 pesos ang ating war heroes na sina Josefa Llanes Escoda, Jose Abad Santos at Vicente Lim. Sa likod ng pera, ang isa pang UNESCO World Heritage Site sa bansa, ang Tubataha Reefs and Natural Park at ang South Sea Pearl na siyang pinakamalaking uri ng perlas sa buong mundo. Halos 25 taon na ang nakalipas nang huling binago ng BSP ang disenyo ng ating salapi. Sinimulan na ang sirkulasyon nito sa mga bangko noong Disyembre, kung kaya't unti-unti na itong ginagamit sa merkado. Akmang-akma na sa pagsisimula ng taong 2011 at sa pagtahak sa tuwid na landas ng Pangulong Aquino, ang perang Pilipino ang isa sa magiging mukha ng reforma at pagbabago tungo sa kaunlaran. Noong Mayo 1, ginanita ng bansa ang Araw ng Paggawa. Sa ating pagtatapos, ating pakinggan ang isang maikling mensahe mula kay Pangulong Noy tungkol dito. Meron na po kayong administrasyon kumikilala sa mga manggagawa. Meron na kayong pamahalang mulat na hindi lang kayo basta mga numero sa kaperasong pilas ng papel, hindi kayo mga titik lamang sa makakapal na dokumentong inaabag naman sa mesa. Kinikilala namin ang pagod at hirap ng bawat manggagawang Pinoy, magsasakaman o manging isda, driver o call center agent, nagpundar ng puhunan o nagsilbi sa taong bayan. Ngayon pong araw na manggagawa, may pamahalaan po kayong may ginagawa. Makabuluhan, mapagmalasakit at tunay na nakakaramdam. Sa susunod na linggo, samahan niyo kaming makibalita sa pagtungo ni Pangulong Noy sa Jakarta, Indonesia para sa 18th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Pumisita rin sa aming website rtvm.gov.ph para sa mga nakalipas na Pulsong Pinoy episodes at sa iba pang mga updates. Paalam hanggang sa muli.